isa pong magandang-magandang umaga, magandang gising, magandang buhay mga kasambuhay, mga kasambahay, mga kaibigan at kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kura-paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 F.B. Harrison, Lungsod Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong religious congregation sa Pilipinas at sa Macau. Ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, dito po nating ginaganap ang Martes Dolores. Palagi ang pamamanata, pagnonobena sa Inang Maria sa kanyang titulong Mater Dolorosa de la Pietà. Si Maria sa ika-anim na hapis na kung saan matapos ang sakripisyo ng Kalbaryo, kanya pong kinalong ang lupaypay na katawan ni Kristo na inialay para po sa ating lahat. Laudator Jesus Christus at atin po ding purihin ang Panginoong Jesus, batiin ang mahal na ina, Ave Maria, sa araw pong ito, ikalabing anim ng Disyembre, unang araw ng Misa de Gallo, unang araw ng atin pong nobenario patungo sa Pasko. Siyempre po, binabati po natin ang mga maagang kaugnay natin ngayon, si Rose Beloved. Good morning po dyan sa abroad. Alam nyo, medyo maaga tayo ngayon kasi siyempre mga mamaya pong 4:30 ay Misa de Gallo ng parokya ng Our Lady of Sorrows. At alas 5 naman mamaya ang Misa de Aguinaldo dun po sa rampa ng Cultural Center of the Philippines. Binabati natin lahat po ng mga nagmamansari, lahat ng nag-a-anniversary sa araw pong ito ng December 16. At happy, happy birthday po sa akin pong batchmate na si Noel Mojica ng batch 1978 Paco Catholic School. Oh, alam niyo po, sa simula ng ating simbang gabi, ang atin pong pagbasa for December 16 is John chapter 5 verse 33 hanggang sa verse 36. Ang siyam na araw na paghahanda para po sa Pasko, Lily Sanchez, ay ino-observe sa buong simbahan. Uulitin ko po, sapagkat ang Pasko ay isang natatanging pista. Sa buong simbahan, ito ay ipinaghahanda natin ng siyam na araw na kung tawagin po natin ay nobena. Kaya lang po, ang nobena ng Pasko para sa Pilipino ay namumukod-tangi sa dalawang kadahilanan. Unang dahilan, ang nobenaryo ng Pasko para sa Pilipino ay ginagawa either ng maagang maaga, Misa de Gallo, las 4:30, no? Si Lily Sanchez, good morning from Israel, no? Or kung minsan ito po ay pinagpupuyatan naman sa gabi, simbang gabi, or simbang bengi, kung tawagin po ng mga kapangpangan, yan ay pinagpupuyat po ng gabi bisperas. So, nagsisimula ng akinse. Ito'y sapagkat sa tradisyon po ng kasaysayan ng Katolisismo sa Pilipinas, ninais ng mga praile na pati yung mga magsasaka na maaga na nagtatrabaho sa bukid
ay magkaroon ng siyam na araw din na nobena ng Pasko. Kaya po, ginawang maaga o ginawang gabi ang Misa de Gallo or Simbang Gabi. Whichever way, ito ay Misa de Aguinaldo, paghahandog ng siyam na araw na Misa sa karangalan ng Inang Maria na naghanda din ng siyam na buwan para po sa pagdating ng Panginoong Jesus. Yan ang dahilan kung bakit ang Misa de Aguinaldo may gloria. At kung minsan po, hindi po violet, kung hindi kung minsan puti or kung minsan kulay blue ang isinusuot ng pari. Good morning to May Ardel. May Ardel, itong nababasa ko rito. Magandang umaga sa iyo. No? So, yun po ang unang pagkakaiba ng nobenaryong Pilipino patungo sa Pasko. Pangalawang pagkakaiba, ang pagbibilang natin ng nobena, nagsisimula ng 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Siyam na gabi, siyam na umaga. Sa buong simbahan, ang pagnonobena po ng buong simbahan, maliban sa Pilipinas, ay nagsisimula ng 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, at yung 25, ang ikasiyam na araw ng nobena, pista ng Pasko. Dahil po dito, kinailangan po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Sister May Crame pala ito, good morning, na lagyan ng special reading ang Simbang Gabi o Misa de Gallo ng December 16 o gabi ng December 15. At yan nga po yung John 5, 33 to 36. Celia Camp de Castro, kumusta po kayo? Yeah. So, yun po, no? So, anywhere sa buong simbahan, ang babasahin na gospel po ngayon, good morning to Helen Alvarez Hernandez. Sa buong simbahan, ang gagamitin pong gospel ngayon ay Friday of Advent 3. Yun po ang reading. Pero sa Pilipinas, dahil sa Simbang Gabi o Misa de Gallo, it will be John chapter 5, verse 33 to 36. Good morning to Chris Rock Bulacan, no, ng Mater Dei E-Community. So ito yung pagninilayan po natin for today. At muli, maririnig natin dito sa John chapter 5, 33 to 36, yung pagme-mention ng pangalan ni Juan Bautista, ang propeta na naghanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa mga pahayag ng Panginoong Hesus tungkol sa naging gawain Michael Labrador netong si Juan Bautista, ilang mga bagay ang kinakalabit sa atin sa unang Misa de Gallo natin sa araw na ito, no? Una, kung talaga po tayo po'y magwe-welcome, tatanggap sa Panginoon, we are called to be witnesses, maging tagapagpatotoo, maging tagapagpatunay. Therefore, hindi lang tayo dapat tumanggap kay Jesus, kung hindi isabuhay natin ang kanyang mga importanteng mensahe, katotohanan, katarungan, pagmamahal. Yan. Nais ng Panginoon na tayo maging tagapagpatunay. Pangalawa,
kung i-welcome po natin ang Panginoon. Oo, wala pong perpekto sa atin, batchmate Emily Kapili, good morning. Wala pong perpekto sa atin. Pero tulad ni Juan Bautista, pangalawa, we are called to be lamps, lampara. Si Jesus lang ang liwanag, walang ibang liwanag, si Jesus lang. Pero bawat isa sa atin, sa gitna ng ating mga limitasyon, we are called to be lamps, bearers of the light of Jesus sa mga tao, lalo-lalo na po yung mga naguguluhan, may problema, may pasanin sa araw na ito. Tagapagdala tayo ng liwanag ni Kristo. Tagapagdala tayo ng biyaya ni Kristo. Pangatlo, kung i-welcome po natin ang Panginoong Jesus, maririnig po natin sa Ebanghelyo na ang tawag ng Panginoong Jesus sa Diyos ay Ama, Abba, Father. Ito ang tawag ni Jesus sa Ama. So to welcome Jesus is also to welcome the fatherhood of God the Father. Therefore, to know that God is a loving God, to never doubt that God loves us, and also to be open to others as family. Yung mga may hirap, yung mga maraming problema, may sakit, lahat po sila ay sa ilalim din ng iisang Ama. And so, we are all called to be brothers and sisters. Yan, ano? So, witness to the Lord. Be a burning lamp. Even if Jesus is the only true light and we are limited, let us be bearers of that light in whatever way. Pangatlo, recognize God as Father. God as a loving God. At pang-apat, dapat nakikita natin ang Panginoon sa mga strange ways. Tulad po ng stranger na si Juan Bautista. Marami po ang pwedeng maging liwanag ng Diyos sa ating buhay. Yan. So I think yun po yung apat na magagandang reminder ng unang Misa de Aguinaldo natin for today, no? So, if you are going to welcome the Lord, witness, be a lamp, no? Recognize the fatherhood of God, and be open to strangers who can be the faces of God in your life today. Ganda, no? Sana po nakapagbigay tayo ng inspiration, nakapagbigay tayo ng liwanag din at direksyon sa araw pong ito sa pagkagising sa umaga. Paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline po ng parokya, sa timeline po ng inyong mga faith-based communities at barkada, sa timeline po ng inyong mga kaibigan. Ayan, ano? And tayo po sana ay magpakilala, Michael Labrador, ng atin pong platforms of evangelization. Ano? Yung sa YouTube, Domi Guzman. Yung sa Facebook at sa Viber page po natin ay Pagkagising sa Umaga. Good morning to Emma and Leo Garcia. And siyempre po, na tayo po'y kumakatok sa mga pinagpapala sa araw na ito at sa mga araw na ito. Sana po makatulong po kayo sa patuloy po nating pagkukumpuni, pag-aayos, pagpapaganda ng atin pong simbahan. Our Lady of Sorrows, upang maging tunay na dambana ng Mater Dolorosa de la Pietà. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa messenger account ng parokya. Our Lady of Sorrows, one word, no space, Our Lady of Sorrows, that parish.
And you can inquire in what way pwede nyo pong ipadala ang inyong pledges at donations. Good morning to Ann Tomas and to Grace Uy. Good morning sa inyong dalawa. And of course, if you want to help naman po sa ating mga online initiatives, ang ating pong GCash, 0917-819-2961. Tayo po ngayon ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, Abba, Father of Jesus, Father of mercies, in the sweet name of Jesus, the King of Mercy, through the powerful intercession of the Immaculate and Sorrowful Heart of Mary, Mother of Mercy, with the prayers of Saint Therese, our spiritual sister in the merciful love of God, we pray, Father, pour on us your merciful love, rejected by others who cannot accept your will, and let us console you, serve you, worship you in the midst of our littleness and darkness today, and to spend the day well. Dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, protect the Church and the Pope. Protect our homes, our families, and our loved ones. Protect, O Saint Joseph, our works, our ministries, and our apostolates. Alleluia. Amen. Maraming salamat sa lahat po sa inyo na gising sa umagang ito bago ang simbang gabi o Misa de Gallo, and you are with us sa ating pong Facebook Live. Maraming salamat kay Sister Lynn, Kuya Romy Reyes Lupak sa atin pong kapibarako ngayong umaga. You can order for yourself at para po sa inyong Christmas giveaway sa kanila pong Facebook account, Agarta Dragon Fruit Farm. And thank you rin po kay Attorney Rafi Rodriguez at kay Sister Pearl Rodriguez ng Girasol Tagaytay. Diyan naman po, meron silang kape pahimis blend at may winery na rin po sila. You can try to take a look at their selection ng kape at selection ng wine. Okay? So, well, anywhere we go today, maging masigla po tayo. Let us be lamps. Let us be lampara. Kahit na limited ang ating liwanag kay Kristo. Anywhere we go, we bring the power of the Lord. Let us bring our hearts, no? Sana po ang ating mga muka ay parol na may sindi. Good morning to Sister Milet. Very willing, very, very willing to share the Lord to others, no? And anywhere we go, no? Pilipino, agbyag ka nga hususto, mabuhay ka. Katolikong Pinoy. Maraming salamat po sa inyong mga smileys, thumbs up, prayer, at namumulang mga puso sa umagang ito. Good morning! Good morning! Good first Misa de Aguinaldo morning. Apakayabang mo porque may daddy ka? Aso nga namin walo daddy.
to dede, hindi naman nagyabang eh.